Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas! Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang salube ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Kakapunin at kakatayin ang otoridad ng mga Duterte. Nasususpindihin din si Basti Duterte at least 6 months minimum, kalahati ng taon. Mawawala siya bilang alkalde ng Davao City. This kind of very dirty, very cheap political tricks and manipulation na pinapayagan ng Pangulong Marcos Jr. Yung ginagawa nila, no, parang nagmamadali na sila bumagsak. Frank. Parang sila na ang gumagawa ng paraan. Yung mga pinagagawa ninyo na yan, yan po ang magtutulak sa taong bayan para lalong magamit siya. Hindi, maniwala kayo, Jesus Mario Joseph. Hindi tatagal ang ganyang gobyerno. At isa pa, alam mo, hindi mo pwedeng labanan ng katotohanan. Hindi nyo pwedeng gawin yan sa loob ng 2, 3, 4 na linggo pa. Okay. Ayun ako, may pagkakalagyan po kayo sapagkat hindi na maganda ang timpla ng taong bayan. Speaking of that, galit na po. Kakapunin at kakatayan ng otoridad ng mga Duterte sa Davao dahil sa umuugong na pagsuspende kay Mayor Baste ng 6 na buwan di umano. Kaya naman ayon kay Ka Eric at kay Ka Peter, ang ginagawa nila ay pinapadali lang nila ang kanilang pagbagsak dahil hindi nila maitatago ang katotohanan. At yan din ang dahilan para magalit at mag-asa ng tuluyan ang mga tao dahil hindi tatagal ang ganyang gobyerno lalo na sa panahon ngayon. And ang nawawalang accountability and transparency in the highest office ng ating bansa sa pamahalaan, ang Office of the President. Natuloy-tuloy po ito ang epekto na nararamdaman na ngayon. This is a systematic annihilation of political enemies and political opposition, which undoubtedly nirerepresenta ni Pangulong Rodrigo Duterte, ng kanyang anak na si Mayor Basti Duterte, even si Congressman Pulong, and now, most likely, idadamay dito sa overall operations na ito ang pagwasa kay Inday Sara Duterte bilang pangalawang pangulo. Upang ibaon ang bansa at mamamayan at walang oposisyon at ang demokrasya papatayin ng unti-unti at manunumbalik ang paggapang ng pangil ng authoritarianismo. Hindi kailangang libangin, linlangin at i-good time ang mga mamamayan dito sa mga diversionary squid tactics sa Kongreso, sa House of Tambaluslos upang gamitin ang pag-atake sa mga Duterte para baliktarin ang kakulangan at kapalpakan ng pamumuno ng gobyernong Marcos Jr. Tungkol sa lumalala, dumadausdos at sumasadsad na antas ng kabuhayan at ng pang-ekonomiyang kalagayan ng bansa sa ilalim ng gobyerno ni Marcos Jr., lumalabas din sa mga balita ngayon, umuugong at pinapaugong ng paksyon ng mga Marcos at Romualdez na sususpindihin din si Basti Duterte at least 6 months minimum, kalahati ng taon. Mawawala siya bilang alkalde ng Davao City hinggil sa pag-iimbestiga daw sa kanyang utos na magkaroon ng drug killings, ang mga drug suspects, sa mga drug suspects ang pulis sa Davao City. Police state ang direksyon ng Davao. Kakapunin at kakatayin ang otoridad ng mga Duterte even if they are elected. Elected congressman si Pulong pero wala siyang proyekto, wala siyang pondo halos. Elected mayor si Basti Duterte pero wala na siyang poder halos na i-supervise at patakbuhin ang peace and order under sa mga pulis sapagkat direktang kinokontrol na ito ng Camp Krami, halos ang deployment at operation. And ganon din, ang vice presidente halos hindi na nire-respeto, dito rin nakatira sa Davao City. More so ang pag-apak sa karapatan at sa mga individual rights ng former president, binabastos na. Kagaya ng mga ginagawa ngayon ni Congressman Benny Atras Abante sa Nataga Maynila at ng mga CPP party list at mga sponsor ng terorismo na kasabwat na rin sa House Speaker itong tatlong operatiba ng komunistang terorista. This kind of very dirty, very cheap political tricks and manipulation na pinapayagan ng Pangulong Marcos Jr. in order to annihilate any semblance of political opposition which is necessary in a democracy. Itong ginagawa nila, no, parang nagmamadali na sila bumagsak. Frank. Parang sila na ang gumagawa ng paraan. I mean, walang destabilization. Kung ano man ang sinabi ng presidente sa 2 or 3 weeks ago, yung kanyang pag-ikot sa mga kampo at winawarning niya or ina-advise niya yung mga opisyal na proteksyonan ninyo ang gobyerno laban sa destabilization, wala po. Yung mga pinagagagawa ninyo na yan, yan po ang magtutulak
sa taong bayan para lalong magamit siya. Uh-huh. Yung sinabi ni Yusek Ranke, totoo yun, ano ha? Nung he warned about it, ano? Parang advance party lang yung pagdating, yung pagpunta doon nung dalawang batalyon ng SAP, ano? At saka yung pagpapalit, pag-alis doon sa 37 uniform personnel ng PNP, no ha? Na matagal nang nakatalaga ron. At itong sumunod na chismis na ikinalat ni Noli de Castro, no? At ni Congressman Barbers, parang ano eh, parang pangkarindiwan na lang yung mga ganyan. Hindi po maganda yan. Nakakahiya tayo niyan. Hindi ho. Maniwala kayo, Jesus Mario Joseph. Hindi tatagal ang ganyang gobyerno. Hindi ko alam. Hindi maganda itong nangyayari, no? Hindi ko alam kung meron pang kung itong kasalukuyang trend na to ay ano pa to kung ito ay irreversible pa or kung ang presidente ay nagbabalak may layunin to recapture the initiative mula dun sa mga mga tao. Hindi sa mga tao eh. How to recover the initiative mula dun sa pagkakalug mo. Ayun. Kasi ang dapat mong isipin, Mr. President, kaya nakakagulo, kaya nagagalit ang tao, yung pinangako mong 20 pesos na bigas. Tama. Eh, hindi kayang bilhin ng mga manggagawa yan doon sa kanilang minimum wage. Nakikita ko, no? 54, 57 pesos per kilo. Paano bibili ng mga tao yan? Eh, paano po? At saka yung ginagawa ninyo na pag yung ginagawang pagsiil sa karapatan ng tao. At yung tila hindi ninyo mapipigilan na pananalig sa mga sinasabi niyang mga komunista. Yan po problema. Mr. President, ayun. Yan ang problema ninyo. Ayun. At isa pa, alam mo, hindi mo pwedeng labanan ang katotohanan. Tatapatan mo ng kasinungalingan. I'm not a religious person, ano ha? Pero, parang ganyan ang batas ng universe, ano ha? Kaya nga, ano, kaya merong, ano, kaya merong katarungan, ano ha? Hindi ko alam, pero kaya nga, ulitin ko, yung sinabi ko kanina na kung magagawa pa, kung pwede pa ng gawin ng administrasyon, kung irreversible, kung marireverse pa nila, kasi parang irreversible na eh. Itong kasalukuyang nangyayari. Ang kinakailangan gawin ng presidente ay i-confront niya, no? Yung issue, harapin niya. Magpakatao siya, harapin niya, mamuno siya. Ibinoto siya. At least sa record ng 31 million people. At nandiyan ang mga Marcos loyalist na hanggang ngayon ay nakanganga at nananalig sa no? Harapin niya, ikumpan niya, wala ho kayong ibang pwedeng puntahan. Hindi ninyo pwedeng baguhin ang sitwasyon sa pamamagitan ng mga concert sa mga malalaking bayan. Yung mga ginagastos niyan ay hindi ninyo pera. Pera ng taong bayan niyan. Lalong magagalit sa inyo mga tao. Tama. No? Sabagat yan ay mga temporary measures, no? Mga sabi nga ni Yusek Ben, diversionary measures. Parang ano, parang inililibre nyo lang sa sine ang mga tao. Kasi pagpasok mo ng sine, di ba? May problema ka. Parang gusto mong marinak, manunod ka. Magkano ang sine ngayon? 400 pesos, no? Pero after 2 hours, 3 hours, paglabas mo ng sine, problema pa ganun pa rin ang kalagayan mo. Tama. Ganyan ang ginagawa nyo sa taong bayan. Hindi nyo pwedeng gawin yan sa loob ng 2, 3, 4 na linggo pa. Okay. Ayun ako, may pagkakalagyan po kayo sapagkat hindi na maganda ang timpla ng taong bayan. Speaking of that, galit na po. Kaya't patuloy nating ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga netizens. Kaawa-awa ang mamamayan pag nanatili sila sa kanilang posisyon, pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Dahil mga pasimuno pala sila sa pulburo. Binigyan ni FVR at CBBM ng chance, pero ngayon hindi maganda ang naging resulta. At nasira yung mga pinagsikapan ni FVRRD na mabago. Panahon na siguro na i-impeach yan dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pagbabago. Ang mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyerno. Anong ito? Hoy gising, huwag matulog sa pansina. Nakakalungkot na patuloy silang namamayagpag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Bisayas. Sino ang mga matatapang na maglilid at kami isusunod sa aklasan? Sangusuhan na kami at dahil sobrang mahal na ng bilihin. Gusto ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat ng mga katiwalaang ginawa nila. I love Pilipinas. Si Inday Sara, pati si Tatay Digong na biktima sa Duterte. Lahat kami na ipinanganak sa Mindanao, we support Duterte. Kawawala ang taong bayan kung manatili pa yan sa pwesto. Bayan gising, tindi
ilalatig at paglaban ng kinabukasan. Mas madaling bunutin ang ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa 2 taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na, paano na lang kung madagdagan pa ang taon nila. Kilalanin niyo ang inyong mga sarili, kayo ang makapangyarihan at naglagay sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang merong kapangyarihan para sila itapon sa impyerno. Akala ko itong Mark sa Tutorial na tandem nung eleksyon ay may magagandang resulta kasi magkasundo sila bilang presidente at VP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan. Amerikan Financial nagsuporta sa Marcos kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, 6 years nasira ang economy ng Philippines. Fake ang mga tao nagsasabi, magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan. Drugs plus alcohol, disaster talaga sa brain yan. Kaya wala na sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Pero pinag-government yung binoto natin at pinagkatiwala ang pamilya. Ahas at nanunot lang. Lang kami. Bakit ito palang First Lady ang walang advocacy? Samantalang lahat na nagdaang First Lady may kanya-kanya silang advokasya. Sa bagay, ang advokasya niya ay kam-kam-kam-kam. Ano ang masasabi mo sa isyung ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong tinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.